Sup, mga ka-extra, ako na naman pang muli, si Bo Extra, at welcome sa aking YouTube channel. Ayan, mga ka-extra. So, for today's video guys, ipapasilip ko sa inyo yung naging pangako ko about sa paggagawa ng walis tambo. Ayan, ipapasilip ko sa inyo yung proseso kung paano nga ba ginagawa yung walis tambo. Ayan, mga ka-extra, trivia ko lang, no? Ito po yung isa sa mga hanap buhay ng mga taga-resettlement, ayan, kung saan po ako lumaki. Ayan. Proud po ako ipakita sa inyo mga ka-extra kung paano nabubuo yung ginagamit natin pangwalis sa ating mga bahay. Ayun. Dito po kami binuhay ng aking tatay sa paggagawa ng walis tambo. Ayun, nilalako niya rin po ito. Ayan. Kaya proud ako sa tatay ko. Ay, kamusta dyan tay? And guys, papasilip ko na sa inyo. Ano pang hinihintay nyo at samahan nyo na ako? Mga ka-extra, ito na naman ipapasilip ko sa inyo is yung pagbibilad ng tambo ng walis. Ayan. Hello boy. Papagpagan mo na to pagkatapos. Ayan, ito po yung binilad na tambo. Kapag naani mo na siya, ibibilad siya. Ilang araw nga ito binibilad? Hanggang sa... Hanggang sa dalawa. Hanggang sa maghanggang sa magbilaw yung kulay, mag-brown. Yung kulay po nito, green pa lang ho ito. Kapag bagong ani, green ho ang kulay niya. Pag nabilad na siya, ganito na. Ayan. Bali, papagpagan na po siya. Ayan, mga ka-extra. Mga ka-extra, ipapasilip ko naman sa inyo. Ginagawa ng mga batang ito. Ayan po. Bago po gawing walis tambo, papagpagan na muna po yan. Hanggang sa mawala yung itinatawag na burak. Makati po yun, mga ka-extra, kaya kapag ganito ka, may tamang suot ka din para hindi ka katihan. Kapag allergy ka po, kakatihan ka. Ayan, mga ka-extra. Sa mga, ayan. Papagpaganin hanggang sa mawala yung burak. What's up, mga ka-extra? Ito na naman tayong muli. Papakita ko na naman sa inyo kung paano nabubuo ang walis tambo. Ayan, mga ka-extra. Ayan. Silipin natin ang ilan sa mga proseso sa paggagawa ng walis tambo. Ayan po. Andito tayo ngayon sa isa sa mga paggawa ng walis tambo. Ayan. Ito, pakikita ko lang sa inyo. Ayan, medyo malabo. Ayan. Ito si paring Alan. Tama ba? Ayan, kababata ko po yan. Sobrang taas niya na ngayon. Ikaw ko lang tatangkad siya. So, mga ka-extra, yung ginagawa niya po is yung pag bubugkos. Tama ba? Pag bubugkos, no? Ayan. Yung bata pa ako, medyo ginawa ko rin yan po pero hindi ako masyado naging ano, nahasa masyado. Kaya hindi ko masyadong masasabing magaling ako sa pagbubugkos. So, after pala masapi mga ka-extra yung walis, ayan, si Nanet, pamangkin ko. Ay ka naman, Nanet. Ayan. Ayan, after masapi, ayan na nga po, yun na yung sunod na proseso ang gagawin, pagbubugkos. Ayan. Mabusisi siya. Ayan. Pag nabukos na siya, ito na yung kinalalabasan niya, mga ka-extra. Ayan. Ito pa. Marami na siyang nabukos. Tapos, siyempre ginagamitan niya ng kahoy. Kung tawagin ay panangkay. Ito po. Ayan, mga ka-extra. Ayan. Tulad nga po nung sinabi ko, ayan, yung mga nakaraang video, pagsasapi, ayan. After masapi, pagbubugkos na yung sunod. Tol, ilang, di ba nagle-labor ka lang? Magkano naman ngayon bugkos? Pinakamahina naman ang 400. 400? 400 ang isang araw? 400 pesos. Kapag ganito naman, mababa naman yung 150 pirasong walis na magagawa. Hindi, per piece, magkano ang ano? Ang bayad? 3 ang isa. Ah, 3 ang isa. Nakakailan ano ka sa maghapon? Mababa naman yung 150. Ah, 150. 400, ilang piraso yun? Mga ilang piraso yun? Nasa 400 yung nakikita mo. 400 pesos eh. Kaya yun, pag jumbo, 100 lang piraso yun. Yung pag ganito. Yung jumbo, magkaiba yan eh. Pag ganito, 100 lang ganito, 400 pesos. Oo. Oh. Yan mga ka-extra, may... tatlong klase bang tinatawag? Yung may ordinary, may semi-special, tapos special. Tapos may jumbo pa. May jumbo pa. Sana all guys,
Special, no? Yan. Sala lang. Yan, mga extra. Meron pa po yan. Ilan lang yun sa mga proseso. Mabusisi po talaga ang paggagawa ng walis tambo. Meron pa yan. Papasilip ko sa inyo. Abang-abang lang po, mga extra. And guys, andito na tayo sa isa sa mga proseso ng paggawa ng walis tambo. Bali, papakita ko sa inyo. Papasilip ko kung ano yung ginagawa. Paano nga ba nabubuo yung walis tambo. Ayan. Si Bem. Hi, Bem. Siya po yung asawa ng kapatid ko. Ayan, nahiya siya. Ipag ko asawa ng udol ko. Bali, ito po yung ginagawa niya is pagtatahi. Ayan. Galing po siya. Oh, medyo ano pa ako. Pa, ano pa. Mahina pa sa pagaganyan. Kaya hindi ko masyadong master yan, mga ka-extra. Tapos, yung mga batang ito naman. Ayan, hi kayo. Huwag mahihiya, uy. Napakaganda nyo. Ayan, nagsasapi sila. Una nga po, napakita ko na sa yung mga nakaraang vlog ko yung pagsasapi. Ay, ano ko na sa inyo yan kung paano ginagawa. Laging hanap buhay ko rin nung bata o ako. Ito po mga extra yung sinasabi kong bear size. Ito lang po yan, isang ganun. Yan. Magkano? Magkano na sapi ngayon? 7. Wow. Noong araw po, nung bata pa ako. Yan, nung maliit pa ako. Ngayon, hindi naman ako lumaki, mga ka-extra. Bata pa, ano, limarit pa rin. Yan. Ayan. 7 daw na ngayon. Tapos noon araw is ano pa lang, 2. Tama ba ako, Ben? 2, no? Yun. Talagang nag-increase na siya. Marami ka nang mabibili sa 7. Ayan. Yung mga ka-extra, yan po. Pinasilip ko na sa inyo yung ilan sa mga ginagawa. Sa mga susunod po, meron pa po yan. Ayun, mga ka-extra, napasilip ko na po sa inyo kung paano nabubuo ang ating essential needs sa ating mga bahay, ang walis tambo. Ayun, mga ka-extra. Break up ko lang po, ano, mga ka-extra. Una po sa lahat na pag-proseso ng walis tambo is yung pag-aani. Anyway, guys, hindi ko po muna napasilip sa inyo yung pag-harvest. Ayun, yung pag-aani kasi nga po. Late na tayo sa tag-anihan. So, bali, sa proseso ko na lang po na ipakita yung paggawa ng walis tambo. In my following vlog, guys, papasilip ko din sa inyo yung pag-aani po. Una nga po sa lahat yung pagsasapi, ay pagbibilad, pagsasapi, pagbubukos, at pagtatahi. Ayan po. Bale, trivia ko lang po, mga ka-extra. Yung paggagawa po ng walis tambo is dugod pawis po ang nagiging puhunan ng mga taga-settlement dyan. Especially po yung tatay ko. Ayan. Saludo po ako sa tatay ko na binuhay kami sa paggagawa ng walis at paglalako ng walis. Kapag tapos po ako ng dahil sa pagwawalis. Ayan. Pag po ako sabihin niyo sa inyo. Trivia ko lang din po, mga ka-extra. Nung bata po ako, naging mini vendor din ako ng walis tambo. Kung hindi niyo po, lingid po sa inyo mga kaalaman, nagpinda ako ng walis tambo. Ayan. Na-experience ko yan. Kaya masasabi kong naging certified tendero din ako nung bata ko. Ayan, mga ka-extra. Anyway, bago po ito i-deliver sa, ayan, pwede po itong free order, tsaka free delivery din po. Ayan, makikita nyo sa mga bangketa, pwede nila ako. Ito po yung final finishing niya po. Ito yung touching niya. Final touching niya is yung coated siya ng sticker. Ayan, may signature, ano pa, signature, ano ba tawag dito? Signature name po na Bicol Express. Ayan, gawang resettlement po yan. Anyway, guys, related po ito sa panahon natin ngayon, very timely kasi napakamahal daw po nito sa ibang bansa. Ayan, mga handmade crop. Ayan, guys, napaka in demand nito sa ibang bansa. Pwede siyang i-export. Kaya sa mga gusto pong umorder, pwede po kayo mag-inquiry sa amin dito. Pwede po kayo mag-drop ng yung message sa ating description box or kindly PM po sa akin para makapag-order po ng ganito. Sa mga may nais po, baka naman gusto niyo po. Ayan. Napakamahal po nito sa ibang bansa. Ayan. Anyway, guys, marami pong salamat sa mga nakapanood nito. Sana may nalaman kayo kung paano nga ba nabubuo ang walis tambo o soft broom sa English. Ayan, mga ka-extra. Maraming po salamat sa mga tumutok. Huwag niyo po ang kalilimutan. Sana po i-subscribe niyo ang aking channel na Boy Extra Vlog. Ayan po. See you sa mga next kong vlog, mga ka-extra. Maraming po salamat.
Oh, wow!